So for today's video, i-share ko sa inyo yung aking journey sa pagiging LPT. Let's go! Bye for now! Paano nga ba makapasa sa board exam? So, ikukwento ko sa inyo at i-share ko sa inyo ang aking naging journey. Kahit wala kayong review center, syempre makakapasa pa din kayo kahit kayo ay self-review lang. Pero papasa. So samahan nyo kong ibahagi sa inyo ang aking mga tips at naging journey sa board exam. So tip number one, so syempre kailangan handa ka physical, emotional, mental, and financial. So hindi biro ang pagkuha ng board exam. So kailangan ikaw ay full ready. So sa tip number two ko guys, kailangan healthy ka. Dapat kumain ka ng mga masustansya na pagkain, gulay, isda, tapos minum ka ng vitamins, kailangan hindi ka nagpupuyat, at sapat na tulog dapat. Bawal yung puyat araw-araw kasi kapag puyat ka araw-araw, sasakit yung ulo mo, tapos hindi ka makakapag-review ng maayos. Doon sa naging journey ko guys, hindi talaga ako nagpupuyat. Talagang tinatrabaho ko na huwag pagpuyat ngayong araw-araw-araw. So, sa aking tip number 3 naman, kailangan meron kang oras or time management sa pagre-review. So, syempre, kailangan araw-araw or kahit hindi naman araw-araw, basta meron kang oras na nilalaan sa pagre-review. Ako, ang ginagawa ko is araw-araw ako nagre-review pero hindi umaabot ng 2 hours mahigit. 1 to 2 hours lang. Tapos, gumagawa ako ng mga ganyan. Nakikita nyo sa video. So, ayun. Sa naging experience ko, bumili ako ng bond paper. Maraming bond paper. Tapos, dyan ko sinulat yung mga mahalagang information about sa prop ed. Tip number 4 ay kailangan mangalap ka ng mga reviewer sa mga kakilala mo o kaya sa mga kaibigan mo na pumasa at nag-review center. So sa aking experience, based sa aking experience guys, yung mga kaibigan ko kasi hindi ko kasi kasabay gumaduy kasi mas nahuli ako tapos mas nauna sila. So syempre una din sila nag-let tapos nag-review center sila, tapos nag-review center sila tapos nakapasa sila. Ako naman ay nanghiram ng mga reviewer, mga notes, mga booklet, mga books. So, ayun guys, pinahiram nila ako. So, malaking tulong yan guys kasi diba dito sa CBRC maraming nakapasa. So, ayun guys, tip number 5 naman, magbasa tayo, magsagot, intindihin mabuti yung binabasa. So, syempre, kailangan hindi lang basta review ng review, kailangan naiintindihan mo yung ginagawa mo. Naman guys, ang tip number 6. So, nagsasagot ako ng gen ed at prop ed everyday. 1 to 50 items. So, para sa akin, ito na yung pinaka-effective na review na ginagawa ko. So, guys, nagsasagot ako ng 1 to 50 items. So, nakukuha ko pala yan. Napapanood ko lang sa YouTube. So, ginaya ko, guys. So, para sa akin, effective siya kasi hindi mo na kailangan i-memorize yung mga words o yung mga mahalagang information kasi kapag nagsasagot ka araw-araw, natatandaan mo na siya. So, yun yung naging journey ko at na-experience ko. So, kung wala naman kayong mga nakalap na materials o review, pwede kayo sa YouTube, guys. So, dun din ako kumukuha ng mga ilan kong reviewer. And masasabi ko na iilan dun talaga, o most sa mga reviewer na nandun ay effective. At talagang may iilan na nakasama sa exam. Tip number 7. So, syempre, kailangan matulog ng maaga gaya ng sinabi ko. At kapag hindi na kaya ng utak nyo, huwag nyo nang pilitin. So, usually, 1 to 2 hours lang ako nagre-review. Guys, ang tip number 8. So, bawal negative. Kailangan positive tayo. Dapat isipin o i-claim mo na napapasa ka. Claim it, sabi nga nila. Ang tip number 9, huwag maniwala sa sabi-sabi o pamain based sa experience ko. So, may nakikita ko sabi sa mga nababasa ko na magsuot na ng pandinare, tadyakan daw yung upon pagkatapos mag-exam, i-donate yung lapis, huwag daw lilingon pagkatapos ng exam sa room. So, experience ko, wala naman guys, hindi naman yung effective. Nakapasa pa rin ako kahit hindi ako sumunod sa pamain na yun.
Ang last tip naman guys, ang pinaka-importante sa lahat ay ang magdasal at magpasalamat sa Amang Diyos. So syempre kailangan magdadasal ka muna bago ka magre-review araw-araw o at bago yung exam mo. So ito na nga guys, finally ang exam ay mangyayari na. So 4:30 umalis na ako sa bahay guys. So ang aking place of examination pala is sa Colegio de San Juan de Letran. So malapit ata siya sa Intramuros. So hindi ko lang ako sure. Hindi naman kasi ako pamilya sa lugar. So ayun, nakapila na kami. So the moment na yan, kinakabahan na talaga ako. Habang papalapit sa school, habang papalapit na sa room namin, kinakabahan na ako. So kailangan kapag mag-exam na, syempre kailangan maaga ka, hindi pwede ang late kasi hanggang 6 a.m. Hanggang 6 a.m. lang yan. Pag lumagpas na ng 6 a.m., hindi ka na papasukin. So kailangan maaga talaga. So ayun guys, nabibidyo lang ako pampawala ng kaba. Ito nga pala yung lugar nila sa Colegio de San Juan de Letran. Sobrang laki. So ayun, hinahanap ko na yung aking room. So ayun yung room ko guys, ako yung una. So wala pa akong kasama, pumasok na ako. Finally guys, tapos na ang exam. So nakakahinga na ako dyan. So sobrang panatag na ng aking ulo. Wala na akong iniintindihin. Ayan, pa-video-video na lang ako. So ayun, after ng exam, nag-picture-picture muna ako. So ayun, ito nga pala yung school na yun, College Colegio de San Juan de Letran guys. Ang laki no, at ang ganda pala ng school. So ayun, pa-uwi na ako. Tapos na yung exam namin.